lot. I love you. Kasi alam mo naman ako, takot. Mawala ka. Nandito tayo ngayon sa Sweden. Ang ginagawa ko na lang ngayon is nagbibihis kami. Dapat meron akong binook na private tour for us sa aming ano. Dahil nandito yung mommy, daddy ko, tsaka yung tita ko. Nakita niyo naman. Pupunta tayo sa mga sikat na places dito. So, pupunta tayo sa araw kasi sikat. Diyan na lang kami kakain. Ang sarap ng mga pagkain. Ang lalaki ng serving. Wow! Harap ang chowfan. Netizens natin, wag ho kayo mabibigla o makokonfuse. Hindi po si Akel Jojo ito. Ano sabi mo? Smoggy si Tito Puboy, Akel. Anak, Tommy Lee Jones. Oh. So mag-start na yung aming binook na private tour. So pupunta kami sa Old Town, sa Vasa Museum. Gonna be our tour guide. Okay, kayo wag kayong maingay. Nag-e-enjoy na si Mikey. Yan ang kanyang STD. Small talk disease. Wow! 100 years old today. Happy, happy birthday! Magpa-file tayo ng complaint. Ang munisipyo pala nila dito, wala silang mga mayor-mayor. Ano lang, council-council lang. Tapos, sakto, yung kanilang, di ba naging tour guide yung kanilang munisipyo ngayon, 100 years old na. How do you feel? Kaedad mo yung munisipyo? Almost 67. Same age bracket kayo. Ate rin, konsehal daw ang nagkakasal dito. Konsehal ang nagkakasal daw dito. Bawat wedding daw dito, 1 minute to 45 seconds. Pag kayo ay pumunta rito, tapos mamamasahe kayo, Swedish massage ang tawag. Uy, ito, makinig kayo. Meron na namang katalinuhang madadagdag sa mga utak nyo. Dito sa area na to, dito pala ginaganap ang Nobel Prize. Ito yung Nobel Prize dinner sa Stockholm City Hall. Pero hindi dito yung award. Doon sa mga simbahang wala. Diba? Kung gusto niyo ng mga ganyan jokes, katulad ng mga kakornihan ko, mag-like and subscribe na rin kayo sa Bobby. Kung hindi nyo alam yung Nobel Prize, yun yung highest and pinaka-prestige na award sa academia. O, oh, diba? Tumatalino ko. Give me one winner of Nobel Prize. Okay, oh, sweet! Okay, hindi niya alam ang sagot, kinikiss na lang. So, nice view, but I love you. So, nandito tayo ngayon sa Vasa Museum. Umuulan kanina, kaya nabasa kami. Pero ito ang shipwreck noong 16th century. Yan talaga, nakita nila dun sa main lake. Your back and would throw out to any open sea. But the walls punched the cold was so today, ang gagawin namin, mamawis na yung mga kilikili namin. Mainit talaga. So ngayon, actually, medyo close lahat. So medyo boring kasi midsummer nila. So today, sakto naman, kung kailan na sila nag-midsummer, doon kami dumating. Doon yung mga free days namin. Doon naman lahat sarado. So swerte si Mikey, walang shopping. Dito pala sa Stockholm, ang pinakamalaki ang tax refund. Kaya sayang talaga. By 9 PM, may araw pa 10 PM, medyo parang sunset pa lang. Tapos pagdating ng mga 2 AM, 3 AM, wala na, umaaraw na kaagad. Layo na natin. Okay, first meal namin. Burger uli. Dapat na talaga is meatballs sa Swedish. Pero parang sawa na kami. Diba kunwari, akala mo nagda-diet kasi nakasalad. Pero burger. Like it's sobrang kaka. Murder ka na ng sarili mo. Kanto mo, ano niya? Kanto-kanto sa, ano? Sarap! Sarap sa angels.
Parang ganun nga siya eh. Pasok na panyasong Pilipino. Dito mo talaga malalamang mahal ka ng asawa mo. Kukunin niya yung order mo, palit na kayo. Kasi ibibigay niya sa akin yung order na kasi sobrang sarap talaga ng burger. Oh. So nice here. It's naka cobblestone. Kaya huwag kayo mag-heels dito pag naglalakad kayo. But it's really nice here. This is the old town, Ganglastan. Always na. Mga anit. Nagkakaamuyan talaga. Dito makikita ko mahal yung isa't isa tinamo. Smell my anit. Aww, that's love. Sarap daw ng mga candy sa Sweden. Singer to Asia Garfield. Ayan, yan. Sobrang sarap daw ng mga candies dito. Anyway, just letting you know guys, when you are here in Sweden, go check out their candies. Mamimiss ko dito sa Sweden dahil sobrang linis pala ng mga tubig dito lalo na sa mga, sa Scandinavian area actually is dito. Pwede kang uminom straight. So pag nag-toothbrush ka, pwedeng hindi mo na siya iluwa. Naliligo ka, mag-shower ka, manabukan mo yung bibig mo, pwedeng. Hanap kami ng bago na nasa unahan para sure ka ba, Mikey? Airport ang punta nito. Ang nagawa mo? So, nakaayos lang. Kain tayo sa baba. We are in Norway. Tapos, maganda yung hotel natin pero wala silang housekeeping. So, para lang tayo nasa condo. Let's go! Parang nakaswerte ang asawa ko kasi mahilig ako maglinis. So, parang meron na siyang housekeeping all the time. Okay, so it's time. Hindi na umuulan kaya medyo magandang mag-ikot-ikot ngayon. Dito sa Oslo. Finish or not finish, pass your Oslo papers. Ayan, sakto. Dito ka nalang kumain. Ayan o. Tinan mo. Joker. Di ba inaasar niya ako na pumasok daw ako dyan sa Joker? Tinan mo, dahil na naman yung convenience store. Oh. Yan na naman siya. Hindi ko alam, trip ba niya mag-grocery, pero sa Pilipinas never siyang pumasok sa grocery. Nako, ay. Bibili na naman siya ng pina. Ako ang nakabili. Tinlay ko yung nahanap. Sobrang favorite ko to. Alam niyo yung Presto dati nung kabataan natin. Nanawagan po ako sa mga ice cream man sa Pilipinas. Gawa po ulit yun ng ganito. Lahat sila bihis na bihis. Ako nakabihis ako, ikaw. Kaya nga eh. Ikaw para crew ka ba, tol? So, yan yung ship na aming sasakyan. Blim Explorer. Thank you. Pagdasal din na umandar na kami kaagad kasi may hilo ko. May isang Pilipinang susuka dito. May mga bibe akong nakita. Ito naman ang aking bibe. Hi, bibe. Bibe. Lahat sila dito na sumakay. Lahat sila nakatingin sa akin. Ngayon, ang init ko na. Lahat sila dito. Ang kinuha nila, champagne. Kami lang ni Mikey ang kumuha ng Four Seasons. Sa ito pala ipa, fresh sa Taytay, eh. Grabe. Pwede nating lapitan ang captain o ang kapitan. Kaya lapitan natin si kapitan. Kapitan? Hello. Hello, captain. How deep is the water? It's only like 10-20 meters. Already. Oh, okay. What is this called, the water? It's called the Oslo Fjord. We're like playing PlayStation and Game Boy. Masang guluhin. For an extrovert like me, parang too much pala ang 2 hours of chilling lang. Pero yung asawa ko nag-i-enjoy sa baba. Thank you, Lord, for this opportunity. Yes.
actually, ang dami kong napansin dito sa Norway. Sa Norway, Oslo, kahit sino yung mga kausap mo dito, sinasabi nila na medyo mahal talaga. Basta any Scandinavian country, pero ang Norway at ang pinakamahal doon. Mahal talaga lahat ng gastusin, bilihin. Pero ang good thing naman dito is sobrang bait ng mga tao. As in, they will do the extra mile. Go. Ha? They will go the extra mile. They will go. Ito naman, isang letra lang na ano, kamali, do tsaka go. So right now, kami ay kakain na muna sa aming first full day here in Amsterdam. Pero may problem tayo, humihilab yung tiyan ko, but we will face the challenges in life. So, malapit lang yung hotel namin sa Red Light District. Pero first time ni Mikey makita yon. Actually, ako medyo first time din kasi yung last punta ko dito, kasama ko mami at daddy, pag-apak pa lang namin ng red light, medyo nangamoy na ng dahon. Nagalit na ang daddy, halika na, labis na tayo dito. So, hindi ko napunta. So, ngayon ko lang talaga nakita lahat. Dito, legal ang marijuana, weed. Saka legal din ang hot pot, shabu-shabu. Hindi ba? Ang kanal nila dito, walang burak. Ang lalaki ng kanal nila dito. Dapat magpauso tayo ng ganyan sa Pilipinas. Batang kanal. Ang pangit, di ba? O, sabi pag sinabi mo, batang kanal ka, pero ng Amsterdam. Social. Sarap lang. Cheese, butter. Sige, pasok lang sa bibig mo. First time namin mag-breakfast meal ni Mike. Bike. Ay, alam niyo ba ang bike dito? Sobrang mas madami pa siya sa tao. Siguro mga almost 2 million. Tapos ang tao dito is 750,000 people lang. Pero yung bike, mas marami. So, isa siyang lugar na bakit? Kasi mas marami. Ang bawat tao may dalawang bike. Tsaka ang mga bike daw dito kasi is parang very accessible. So, dito very talaga accessible. Yung literal na napapaligiran ka ng mga bisikleta. Kaya, ingat-ingat sa paglalakad. Ayan o. Ingat niyo sila. Hindi ako pwede dito kasi hindi ako marunong mag-bike. Pero siguro pag dito ako nakatira, matutulog. Kahit mag-rollerblades na lang. Magpa-bike sa likod. Ay, nako. Ako pa naman. Ako pa, tinanong nyo, ang hilig-hilig ko sa bike. Ang pinakasalan ko nga si Bikey Morada. Pwede. Nag-breakfast muna kami. Tapos medyo umulan. Kaya nag-stay muna kami dito. Kung tayo may Pond de Regla, sila Pond Chocolate. Kukulit ang loob. So right now, ang gagawin na namin is meron kaming binook na pizza and canal. Diba? Sa Pilipinas, ba magagawa mo? Yung makakapag-pizza ka sa may canal. Pero dito sa Amsterdam, pwede mong gawin. Ay, hello! Ate! Oo, sige po! Ayan o, oh, Pilipino pala may ari ng sari-sari. Oh, proud kami sa kay ate. Taga saan ka, ate? Laguna. Taga Laguna. Binuhin mo yung sari-sari store nila. Nakaabot dito. May lista ba yan? Pwede ba magpalista dyan? Pero iba. Ito yung may mga lilis, peanut butter, may nobi, lahat nandito. Punta kayo. Tapos lahat talaga ng pagkain nila pang Pilipino. Yan o. This is Nida's... Si Nida, no, no, kita ko yan ah. Local brand Nida, na. Nida, yan dito. Kasi bawal din tayo mag-import ng karne po. Ayan, di ba nakaka-proud? Meron tayo sari-sari store dito. Ako hindi naman sa pag-aano pero... Pa ako, nais na po. Mo na lang ah! Oh, alis na ako bukas eh. Kaka-proud balik mo na. Hirap mo na makasama sa mga. Sige, sabi mo na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ang hangin. Nadadala ako ng hangin. Kaya kailangan ka ganyan pa. On the other side of the prison box. So may libre kaming mani. Nakadalawa na kami. Yung isang tao dito tinatodo na naman yung free drinks. Ito yung talaga inantay namin at kaya namin binili for the pizza. Diba, sosyal? Nagpipizza ka sa kanal. Nananahimik kami dito. Parang ako, parang nagre-relax lang. Enjoying the cruise. Hello. Paul, may inakalaban.
Dandan na to. Pero may contest. Competition to. So yan ang mga gagawin yung tropa. Lahat ng mga boat na yan, or parang boat houses na nandito sa may Grand Canal, naka-main is $2 million. So yan ang mga aim mong itropa. Yun o yan, tropahin natin, nakikita ko. Oh, nare, pare. At kami lang po ang nakapayo. Parang dito, para ang mga Asian, para dito mga Pilipino ang representation natin, para tayong mga pusa ayaw mabasa. Kasi dito wala talaga silang pakialam, halos lahat walang umbrella. Pero it's our first night, first day in Copenhagen. We are in Buka. Kasi bubuka ang bulaklak sa anong kanya. Na-realize ko, tinitignan ko yung mga sikat daw business nila, mga croissant. Meron tayo nito sa Lipa, Iho Bakery. O diba nag-tourism pa siya? Love Lipa. Kamali ako nalagay. Akala ko may guide, pala rent a boat lang. Kasi may kailangan magda-drive. Kasi pala manet. Kala ko para sa bathroom. Ano? Ba't di ka marunong mag-swimming? Marunong ka kayang lumanghoy aso. Nagre-relax ako. Hindi pala pwede makapag-relax si Mikey. So, susabi namin, susundan na lang namin yun. Pagdasal na lang natin na hindi sila pupunta sa Titanic o sa Atlantic. Yan. Okay, papasok tayo ngayon sa tunnel. Kiss the tunnel! Kiss the tunnel! Kiss the tunnel! Dali! Matagal dapat hanggang sa figure out na ni Mikey kung bakit ang hirap na hirap kami dahil pare tayo nakaupo dun sa isang lugar. Kaya pala pag ganun kami. I see an iceberg! Ang alon niya ha. Hindi ako masusuka dito. Ayaw mo na mag-boat. So after the boat, lakad-lakad. Hindi namin, ano kung saan kami nakapasok na eskinita. Pero ito yung maganda sa traveling eh. You don't know kung saan kayo papunta. Bawat butas na pinapasukan mo, may lalabasan ka. Kaya kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, tandaan mo, gano'n man kalait at kalaki ang butas na yan, lalabas at lalabas ka rin. Wow. Ang ganda. Nakakasat, nakakaano ng utak yung sinabi. Ito yung oldest theme park. So, ito ang ginayahan ng Disneyland, Star City, Enchanted Kingdom, mga piyera. 1700s pa daw ito ginawa na nila. Diba yung utak nila ang galing? Kaya kami nandito kasi may horror house. Yun lang naman yung gusto namin, horror house. Kasi, alam mo naman ako, takot. Mawala ka. Sabi ni Mikey, ang ganda pala dito sa Tivoli Royal. Bilang si Kuya Yanni yon. Subdivision ng tao yon. Bakit mo ginawang theme park yon? Hindi, ang layo ng Tivoli Garden sa Tivoli Royal, Mike. Alam mo kano yung Tivoli, Mike? Ice cream. Sa mga ka-generation ko, shout out to you. Sana kasal na kayo o meron ka ng anak. No! Nangyayari sa... Grabe guys, natitrigger ako dito kasi pag naririnig ko yung nanginginig ako. Basta dati nagpunta kami sa Miami. Sumakay kami dun sa Cheetah Run. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan. Dito kami, tapos yung mga nag-ano, ito yung mga papasok na magkakahawak sila. Parang natatakot ako. Parang ito, ikatotroma ko naman sa mga horror house. Takot ako! Talagang kinakabahan na ako, guys. So anyway... Hey! Gising na, last day na. 5 minutes. 5 minutes.
Uy. Last day na natin dito. Uwi na tayo bukas. Excited ka na umuwi. Tara na. 5 minutes. Now flying back after 21 days. Ito na yung pinakamatagal namin nag-travel ng asawa ko. Sa totoo lang, malapit na akong magkapikunan. Pero alam mo yung sobra namin pagmamahal. Fresh to fresh pa ang pagmamahal at pag-iibigan namin. Kaya kahit napipiko kami sa isa't isa, biglang nawawala. Ayan. Finally, uwi ng asawa ko. Grabe, sawang-sawa na akong kasama siya. Ali na mo. Joke lang. Siya na talaga lagi kong kasama. Forever na yan.